Yon, what's up mga kaibigan? Tayo ngayon nagbabalik ano, upang magbigay na naman ng panibagong kalaman sa ating mga mabubuting mag-aaral. Ano? Gamit ang ating whiteboard marker, ang ating whiteboard itself, at syempre yung ating eraser. Ano? So ayun, bago tayo magsimula, bago natin ilahad ang ating lesson ngayong araw, no? Kung maaari lamang mga kaibigan, ano? Kung maaari lamang, mag-subscribe na kayo sa ating channel, ano? At ganun din naman, click nyo na yung ating notification bell para naman updated kayo sa mga lessons na ating i-release sa mga susunod na araw, ano? And also, syempre, para masayang lahat, comment, like, and share our videos para naman makatulong tayo sa iba. Alright? So, ayun. Good luck, guys! Okay! Ang, yun nga, no? Ang ating pag-aaralan ngayong araw ay Solids of Revolution, ano? So, the volume na nabuo, yung volume na nabuo kapag nag-rotate tayo ng area about an axis or about a line. Okay? So, we have different methods, no, of solving the volume from the rotated area, no? So, meron tayong by disk method, by cylindrical shell, by washer, etc. No? But for now, today we will be solving the solid of revolution by disk method. Okay? Again, by disk. Excuse me po. By disk method. No? So the formula to be used in solving the volume is for vertical strip, no? So, of course, meron tayong vertical and horizontal. For vertical strip, the formula we have is volume equals pi integration from A to B y sub up minus y sub L squared dx. Okay? That is for vertical. Ano? For horizontal, the formula is volume equals pi from C to D x sub r minus x sub l squared dy. So sa mga nakapanood ng mga huli nating video, no, alam nyo na yung y sub u, y sub l, x sub r, and x sub l, no? Sa mga hindi pa, ulitin ko lang, ano, y sub u is the upper y function, y sub l is the lower y function, x sub r is the rightmost r function, and x sub l is the leftmost x function. Okay? So again, these are the formula na to be used in solving for the volume, vertical strip, and horizontal strip. Okay? So ito, yung paraan natin sa pagkuha ng volume na to ay parang yung steps and solutions lang natin na ginawa doon sa area. Okay? Matatagdagan lang siya ng or naiba lang yung formula. Okay? So, bigyan na tayo ng example, ano. Ito yung mga formula nga na gagamitin natin. Tandaan natin yan, ano. Listen, look, and listen, and learn. Example number one, mga kaibigan. Ang ayaw na yan. Nakakita niyo pa ba? Example number one. Find the volume of the solid obtained by revolving the indicated region about the given line. The region is bounded by the curves y equals x raised to 4, x equals 1, and y equals 0, and is rotated about the x-axis. So, yun yung condition natin, mga kaibigan, ano? Bounded by the curves y equals x raised to 4, x equals 1, y equals 0. Tapos, magro-rotate siya dun sa x-axis. Okay? Okay. Sulat lang natin yung mga, ano, ano, yung mga conditions. So, y equals x raised to 4, x equals 1,
y equals 0, tapos magro-rotate siya dun sa x-axis, ano? Yan. Ngayon, kunin natin yung boundaries na. Ano ba yung intersection nung mga given curves natin, ano? Ayusin ko lang yung camera, medyo ano pala, mababa. Yan. Ganun din pala. Yan, okay na yan, okay na siguro yan. Okay, so kunin natin yung intersection nung curve tsaka nung line na x equals 1. Okay? So, if y equals x raised to 4, tapos yung x ay 1, so palitan natin ito ng 1. Ano ang y? So, 1. Therefore, yung unang intersection is 1, 1. Okay? Ang intersection nung line x equals 1, tsaka nung curve natin ay 1, 1. Okay? Next is yung intersection naman nung y equals x raised to 4, tsaka nung y equals 0. Yan. So, kung 0 daw yung y, ano yung x natin? So, basically, x is also 0. Therefore, ang intersection nung y equals x raised to 4 tsaka nung y equals 0 ay 0, 0. Okay. So, dun sila mag-intersect. Ngayon, let us draw, no? Drawing lang natin siya. Base dun sa curve natin, so, lagay ko lang ito, 1, let's say this is 1, this is 2, 1, 2, 1, 2, 1 and 2. Sabi, ang intersection nila ay 0, 0, tsaka 1, 1. Ito'y 1, 1. So, yan o, base dun sa equation na, o sa curve na y equals x raised to 4, that is a parabola, no? Opening upwards. So, i-drawing natin yung, by drawing yung parabola, magiging ganyan itsura niya, no? Yan. So, infinite naman yun. Tuloy-tuloy yan. Yan. So, ito yung equation na, ito yung curve na x, ay y equals x raised to 4. Dito, yan. Y equals x raised to 4. Tapos, ito, ito yung y equals 0. Ito, ito. Ito yung y equals 0 or yung ating x-axis. Tapos, bounded daw siya dun sa x equals 1. Ito yung x equals 1. Meaning, yung area na kinukuha ay ito. Ito yung area na magro-rotate daw saan? Sa x-axis. So, ito yung axis of revolution. X-axis, okay? So, iikot siya doon. Ikot siya doon. Okay. Now, by this method, using our formula, so, ito ay 0, 0, no? Ito ay 1, 1. Yan. So, dito ko na lang ilalagay, no? Dito na lang, yan. Burahin ko na to. So, by again, applying our formula, no? Volume equals, so, anong gagamitin natin? Vertical or horizontal? It's up to you, mga kaibigan. Pero ako, ang gagamitin ko is vertical, ano? Using the vertical strip. Vertical strip. So, kung vertical yan, that is pi from A to B, y up minus y low, dx. Okay? Yan, 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 yan. So, yung boundary natin is pi integration from 0 to 1, ano? 0 to 1. Ano yung y upper natin? Ito. Y function ng upper curve, itong parabola, which is x raised to 4, minus yung y function ng ating lower na tinamaan, ito. Ano ba yung lower part? Y equals 0. So, meaning, ito ay 0 na. May squared pala to, sorry. Squared dx. Okay? So, let us differentiate, let us simplify and then integrate, ano? So, ito, magiging x raised to 4 na lang ito kasi 0 naman yun. X raised to 4 raised to 2, that's x raised to 8, ano? Pi from 0 to 1, x raised to 8, dx. Let us integrate, ano? So, we have pi multiplied by x raised to 9 over 9 from 0 to 1. Diba? Substitute natin. So, pi multiplied by 1 raised to 9 over 9 minus 0 na yun. Kasi 0 yun eh. Diba? X raised to, 0 raised to 9
that is still 0. So 0 yun. Meaning, our final answer is pi over 9 u cube. Kasi volume na siya. Unit cube. That is our final answer. Ano? Ganun lang mga kaibigan. No? Ganun lang kadali siya. Ay, edi wow! Basta alam niyo yung process, yung formula, at yung step-by-step solution sa pagkuha ng volume. Okay? That is for disk method. So let us have another example. Ano? Buruin ko lang ito. Example number 2 tayo. Example number 2, the region is bounded by the curves y equals 1 over x, x equals 3, x equals 5, and y equals 0. And is rotated about the x-axis. So, yung mga conditions natin ay y equals 1 over x, x equals 3, x equals 5, y equals 0, and then rotated about the x-axis. Ano? Yan, x-axis. So, again, point of intersection nung x equals 3 tsaka nung y equals 1 over x, ano? If x is 3, y equals 1 over x, kapag ka daw yung x ay 3, so 1/3. So, yung point of intersection is 3, 1/3. Next, doon naman sa 5 yung x, so y equals 1 over x. If x is 5, that is 1 over 5, ano? So, 5, 1 over 5. So, ito yung mga intersection. Tapos, yung y equals 0, pag pinalit mo doon, undefined na. So, meaning, hindi tatama yung etong curve na to na y equals 1 over x doon sa y equals 0. Kasi undefined yun eh, hindi sila mag-meet. Kumbaga, that is the, ano, the horizontal asymptote of this curve. Okay? So, ito lang yung point of intersection nila. Ninaw. Ngayon, without doing the table of values, no? Kung meron na tayong point of intersection, alam na natin kung paano siya ma-drawing. Okay? Pero kung gusto niyo pa rin siyang i-drawing at hanapin yung table of values, nandun naman yun sa una nating discussion about the areas bounded by the curves. Ano? And also, napag-aralan nyo naman yun sa iba nyong mga lesson. Basta, to be able to graph and draw your curves, kailangan nyo muna table of values. Okay? So, tatandaan ninyo yun. So, again, drawing na natin siya, no? So, ito yung ating curve. Ay, ito yung ating Cartesian plane. Let's say, ito yung 1, 2, 3, 4, 5. So, ito yung y na 1. Ito yung 1 half. Ito yung 1/4. Ito yung 1/8, no? Ito yung, anong sukat nito magiging? Ito yung 3/4, etc. Okay? So, ito yung 1, 1/2, 0. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung y equals 1, ano? So, itong mga illustration natin ay approximation lamang, ano? Hindi natin may do-drawing yung exact graph niya, no? Kasi nga, ano lang naman to? Kung sana, graphing paper yung gamit natin, pero hindi eh. Okay? So, sulat, drawing lang natin, ano? Asan yung x equals 3? So, nandito yan. Ito yung x equals 3. X equals 3, ano? Asan yung x equals 5? Ito yan. Ito yung x equals 5. Tapos, yung y equals 0, ito yun. Okay? Ito yun yung ating x-axis, yun yung y equals 0. Tapos, yung curve na y equals 1 over x. Yung intersection daw nila ay 3 and 1/3. So, ito yung 3. Let's say yung 1/3 ay nandito, no? Yan. Let's say nandiyan yung 1/3. Tapos, 5, 1/5. Let's say yung 1/5 ay nandito. Ayan. Ano lang yan na
approximation lang yan. So, let's say ito yung point na 3 1/3. Ito naman yung point na 5 1/5. Okay? So, yung curve natin, since yan, that is y equals 1 over x, ang lalabas na itsura niyan ay para pa ganyan. Yan. Ito, tuloy-tuloy lang yan. Tuloy-tuloy lang yan. Pero hindi siya magkocross doon sa x-axis natin. Okay? So, meaning, ito yung area na mag-rotate saan? Dito sa x-axis. Diba yung nasabi? X-axis daw yung rotation niya. Okay? So, again, using the disk method, so, ang gagamitin ko na lang dito ulit ay vertical strip, ano? Vertical strip. So, tanggalin ko na to. Yan. So, again, volume, vertical strip is pi. Ano yung limits niya? Since ito ay vertical strip, so 3, tsaka 5. So, 3, 5. Ano yung x ay y sub up natin? Ito, ito, ito. Ano to? Y equals 1 over x. So, meaning, y over x minus itong baba, 0. Squared dx. Okay? So, simplify lang natin muna. Pi, 3 to 5. 1 over x squared, that is 1. Over x squared dx. Tama, kasi 0 na yun eh. Yan, by power rule, ano? Angat lang natin tong x squared. So, pi from 3 to 5, magiging x raised to negative 2, ano? Dx. Then, applying the power rule, burahin ko lang to, ha? Basta ito, y equals 0 to. So, pi, mag-integrate na nga pala tayo. So, magiging x raised to negative 1 over negative 1 from 3 to 5. Again, integration of x raised to negative 2 dx is x raised to negative 1 over negative 1. Okay, by power rule. Mag-add ng isa, tapos yung exponent, magiging denominator. Okay? Next, simplify. Magiging negative 1. Negative 1 yan. So, mapupunta sa taas. So, magiging negative pi over x. Kasi yung x negative 1 na yan, x raised to negative 1, mapupunta sa ilalim yan. Kasi nga, negative exponent. From 3 to 5. Okay? Solve natin. So, this will be negative pi over 5, ano? Minus negative pi over 3. Yun. Purahin ko na to. Dito ko nalagay, ha? So, now, volume is equal to. So, calculate lang natin, ano? Negative, ay. Negative pi over 5. Negative, negative. So, magiging plus na yon. Pi over 3. The answer is 2 over 5. Ay, 2 over 5. 2 pi. 2 pi over 15 u cube. That is our final answer. For example, number 2. Okay? So, that is all for this method, mga kaibigan. Stay tuned for the next video. That is about naman sa solid of revolution naman using cylindrical shell, ano? Cylindrical shell method. So, hopefully, nakatulong tayo mga kaibigan, ano? At kung nakatulong man tayo, share nyo na sa mga kaklase nyo, sa mga kaibigan nyo, para naman makatulong din tayo, ano? Makatulong tayong lahat, na. Maraming salamat mga kaibigan. At naway, may natutunan kayo. God bless guys. Good luck.